name is Mimi and welcome to my home base story kung saan lagi tayong nagsishare ng mga bagong videos regarding working from home and earning from home. Kaya naman kung bago kayo sa ating channel, please consider subscribing. So for today's video, since nag 100k na tayo, I will share with you how you can start a YouTube channel. Ayan. I-share ko lang sa inyo yung journey ko through YouTube and how it has really changed my life and how I started. And ano nga ba yung mga steps na kailangan yung tahakin para makapagsimula kayo ng isang YouTube channel. Okay, so guys, sa video na to, matututunan nyo kung ano yung mga kailangan nyo para magsimula ng isang YouTube channel. Kung para sa inyo nga ba ang pag-YouTube, ano yung mga pros and cons ng pagiging isang YouTuber, ano yung mga steps, and ano yung mga tips na share ko sa inyo para maging mas successful ang pagsasimula nyo ng isang YouTube channel. Kaya naman, stay with me guys until the end of our video. So guys, gusto ko lang i-share na walang surefire way kung paano mag-start sa YouTube. Yung iba, mas mabilis silang makapag-grow ng channel nila. Yung iba naman, it takes some years. So, hindi ako nag-start na expert in YouTube or anything. Talagang wala akong idea kung paano yung kalakaran sa YouTube. So, ang ginawa ko talaga, nag-research ako, nanood ako ng maraming videos, tutorials, tips, and from there, siguro yun yung nakatulong talaga na malaki sa akin kung paano ko napalaki yung channel natin. If you're also like me, who's also continuously looking for ways on how to upgrade your skills or try something new, then I always recommend using Skillshare. Skillshare is an online learning community that offers membership with meaning. I have been working with them for a while now, and Skillshare is my go-to when it comes to freelancing classes. I especially like this class about freelancing for creatives, where they share the whole process from setting expectations, building portfolios, pricing your work, and even managing your cash flow. Skillshare is also incredibly affordable compared to pricey in-person classes and workshops. Their annual subscription is only less than $10 per month. You can actually get 2 months of free membership by just clicking on the link down below in the description box and pinned comment. So guys, make 2020 a year where you explore new skills, deepen your passions, and get lost in creativity with Skillshare's online classes. What you find may just surprise and inspire you. Okay, so there you go guys. Back to our topic, YouTube. Ang requirements lang here is camera, internet, and a Gmail account. Ayan. So, tatlo lang guys. Your camera could be phone camera. So, as simple as that. Any camera will do as long as kaya nyong i-upload yung video sa internet. And then, yung internet connection, kung saan man yan, as long as may access kayo sa internet, then that's already good. And of course, kailangan nyo ng inyong Google account. Pwede nyo gamitin yung existing nyo, or pwede rin naman gumawa kayo ng bago. Sa akin, ginamit ko yung matagal ko ng Gmail, which is 2011 ko pa ginawa, pero ginawa ko siyang YouTube channel 2018. 7 years na walang laman yung channel ko, but still, na-activate ko pa rin siya. Okay, so bago tayo mag-start ng steps, tanong nyo muna sa sarili nyo kung YouTube ba talaga is para sa inyo. Okay, so guys, kasi ang pag-YouTube, although, alam mo yun, masaya siya, hindi siya laging madali. Nire-recommend ko talaga yung YouTube kung ikaw ay isang tao na you have a lot of thought on your mind na gusto mong i-share. Kasi nung nag-start ako ng YouTube, nag-start talaga ako kasi gusto ko siyang gawing outlet. As you know, I work from home, wala ko masyadong social life. Admittedly, okay. YouTube had been one of my outlets of expressing myself. Kung mapapansin nyo, nag-vlogs muna talaga ako. Like, I've shown my hobby, yung everyday life, ganyan. So, if you are someone who likes to share your passion, your things with people, ayan, because you're really gonna be working with a community kapag mag-YouTube kayo, then I'd recommend YouTube. It's really a great place for you to share yourself. And also, yun nga, I'd recommend YouTube for people who don't get discouraged easily. When you're starting out YouTube, hindi siya lalaki agad, guys. Most likely, the ones who's just gonna watch you is your immediate family. Yung mga pinsan mo, medyo pipilitin mo pang manood. Pero, ayun nga, it's not always as easy kagaya ng mga artista na automatically ang dami na agad views. So, hindi lahat guys ng videos nagva-viral or nagte-trend. And you have to set your expectation na ganun siya. So, one thing good about YouTube is yun nga, you can earn extra or you can earn
more than your full-time job. Alam ko marami nang nag-give up ng full-time job nila for YouTubing, 'di ba? Even teenagers can do this. Ayan, so you can already start your YouTube channel, guys. So it's like being your own boss, you're in control of what you post, how you want to share it, how you want the world to perceive your thoughts. So ayun, bakit hindi ka dapat mag-YouTube? So if you're only here in YouTube to earn money right away, guys. I mean, I'm not gonna lie, YouTube really pays well. Pero guys, hindi siya agad-agad. Kailangan talaga paghirapan nyo yan. So kung pera agad yung motivation nyo, hindi nyo siya agad makukuha. Kailangan mahaba yung pasensya ninyo. Doon sa mga tao na, alam mo yun, medyo sensitive, hindi makatanggap ng criticism, medyo hindi applicable na maging YouTuber. Kasi guys, syempre kung magiging YouTuber ka, in the long run, habang dumadami yung subscribers mo, habang dumadami yung views mo, mas maraming taong nare-reach yung video mo, mas marami kang magiging bashers. So, part na yan, guys, ng pag-YouTube. Kailangan tanggapin mo na sa sarili mo that not everyone's gonna love you, not everyone's gonna like what you post, and everyone's gonna be your critic. Kahit naman sa totoong buhay, guys, may mga tao talaga na hindi ka lang talaga nila gusto. So, part na yan. Ako, what I do, syempre, magre-react ako, i-share ko dito sa bahay, sa mga kasama ko, and then, after that, parang we're just gonna laugh it off and move on. And doon naman sa mga constructive criticism, ina-apply ko yan. So, like, yung pinakauna kong basher, sabi niya, yuck daw yung video. Tapos meron pa siyang emoji na nasusuka siya, ganyan. So, syempre medyo na-hurt ako kasi syempre pinagpaguran ko yung video, di ba? Pero guys, I took that criticism and in-apply ko sa mga coming up videos ko kasi sinabi niya doon na masyado daw malakas yung music or masyadong mahaba, ganyan. So, yung mga future videos ko, medyo ininaan ko na yung music, inalis ko na yung mga unnecessary parts. So, marami rin akong natututunan, guys, with the criticisms. It's a good thing to ignore them, but it's also a good thing to learn from them. Ayan. And then, siguro hindi rin magandang maging YouTuber, guys, kung or mainipin, ayan. Kasi nga sabi ko sa inyo, guys, nag-start ako mag-YouTube August 2018. Naka-reach ako ng 1,000 is January 2019 na. And at that point, hindi ko pa rin na-reach yung threshold for monetization. Kasi ang threshold ng monetization, guys, is 1,000 subscribers and 4,000 hours of views. So, na-reach ko yung monetization is March 2019. So guys, imagine niyo ilang months yun. Seven months bago ko na-reach yung threshold para mag-monetize siya. So start na tayo ng steps. So una pa lang, guys, decide niyo na kung ano yung gusto niyo maging channel. Anong gagawin niyo sa YouTube channel niyo? Dalawa lang yan. It's either you're gonna educate or you're gonna entertain. Kung gusto nyo mag-entertain ng tao, ano yung nakaka-entertain na gusto nyo rin gawin? So, kailangan guys, yung gagawin nyo sa YouTube is something that you feel really passionately about. Like, super kaya mong pag-usapan siya all day, all night, ganyan. Kasi, if you started with something na feeling mo is magte-trend lang, ganyan, pero hindi ka talaga interesado, mararamdaman yan guys ng viewers mo. And more than that, madali kayong mab-burn out. So, kapag gagawa kayo ng channel, make sure na kaya nyong panindigan yan for years to come. Also, find something na may niche kayo. Like, for me, ang niche ko is yung mga home-based parents. Home-based mommy, home-based daddy, or yung mga galing na sa BPO who's trying to transfer to work from home. So, ayun yung niche ko. Kasi, dun din ako, ganun din ako. So, you just have to find your niche and your passion. So, kailangan mag-merge yan, guys, para mas maging successful yung YouTube channel ninyo. Hindi kayo magiging YouTuber kung wala kayo YouTube channel. And kailangan nyo ng Google account for that. And so, all you have to do, guys, is go to Google or Gmail, create a new account, and go to YouTube. So, papakita ko na lang siya dito sa screen natin. Ayan. And once na nakagawa na kayo ng YouTube channel nyo using your Gmail, set up nyo lang yung icon nyo and your cover photo.
For me, I use Photoshop for most of my YouTube artworks. Pero if you're not used to using Photoshop, the friendly alternative is Canva.com. I'm also using that in most of my YouTube thumbnails. So, pwede nyo rin siyang gamitin to create your channel art, your icon, and your YouTube thumbnails. Ayan. So, kapag ready na guys and na-set up nyo na yung buong channel nyo, ang next step na is to record your first video. So, bago kayo mag-record guys, make sure na ready na kayo, confident na kayo. Kailangan nyo lang naman ng lakas ng loob sa pag-record. Especially for those of you who's planning on really facing the camera and speaking out, it's okay kung hindi kayo comfortable, kung kailangan nyo pang mag-adjust. Actually, hanggang ngayon, yung first video ko, nakailang take ako doon. Siguro mga nakalima or anim. Tapos hanggang ngayon, pag pinapanood pa rin namin, natatawa pa rin kami. Kasi sobrang awkward nung pagkakasabi. Hi! Good morning mga mems! It's Mimi. Ayun, so it's okay. So you can reshoot as many times as you like hanggang feeling nyo okay na yung content nyo or nasabi nyo na lahat. Kasi meron pa namang next step which is the editing process. So, pwede kayo mag-edit guys sa phone nyo. There are actually a lot of free software that you can use to edit your video like Viva Video, KineMaster, Filmora Go. So, those are just some of the few that you can use. Sa editing part, ang tip ko lang talaga guys is make sure na remove nyo yung mga unnecessary. Balik tayo ulit dun sa una. If yung part ng video na yon is not there to educate or entertain, take it out. Kung hindi kayo sure kung tama ba na ilagay nyo yun doon, alisin nyo na lang. Kasi yung mga unnecessary clips na hindi naman kailangan sa isang video, actually, it turns away your viewers. And pinakamahalaga kay YouTube, guys, is the views. If you can keep your viewers tuned in and watching, then mas pinopromote nila yung video ninyo. And then, the last part, ang step 5 natin, is to upload it to YouTube and share via social media. Pag-upload sa YouTube, papakita ko ulit dito guys sa inyo sa screen. All you have to do is just go to your YouTube account and click on the create button. And tapos, lagyan nyo ng title. Make sure your title is something descriptive. But at the same time, yung parang makakurious sila. So, kung ano ba yung laman ng video nyo. And then your description, you can also link your socials on your description. And then, lagyan nyo ng tags para mas madali kayong makita sa YouTube. Make sure your tags are a series of keywords. Mas maganda kung mas specific yung tags ninyo. So, once lagyan nyo na siya ng tags, pwede nyo rin siyang lagyan ng end screen. And then, pwede nyo na siyang i-publish sa YouTube. And there you go guys, you already have your first ever YouTube video. Pero, hindi pa dyan guys, nagtatapos. Hindi natin pwedeng hayaan si YouTube lang yung mag-promote ng ating video. We have to do our part. And that is by sharing your video with your friends, your families, social accounts like Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok, ayan. So, share nyo siya sa lahat ng pwede nyong pag-sharean. Huwag nyong itago yung pinaghirapan nyo sa YouTube, guys. Huwag nyong i-secret. So, be proud of what you did. Be proud of your channel. Sa totoo lang, guys, in person, hindi ako yung sobrang maboka or hindi ako yung masyadong madaldal. So, when I first started out, sobrang kinapalan ko na lang talaga yung mukha ko na i-share yung first work-at-home video ko dun sa mga kaklase ko na siguro mga 15 years, more than 15 years ko nang hindi nakakausap. Kasi diba sa Facebook naman, meron kayong mga groups ng college friends, ng work friends. So yun, shinare ko talaga dun and I asked them to please subscribe to my channel. Kasi sila guys, yung magiging base subscribers nyo. And doon talaga magsistart mag-count yung subscriber count nyo. So mahalaga yan. And there you go guys, that's how you start a YouTube channel. So alam ko marami pa tayong pwedeng i-cover like how to monetize, magkano yung sweldo, how to grow your YouTube channel to 100k subscribers, yung mga tips, ano ba yung mga ginawa ko. So kung interested kayo guys na malaman yon, comment nyo lang below and we'll make a mini-series for YouTubers. Kasi maganda rin naman guys na online income ang YouTube. As in maganda talaga siya. Alright, so since 100k na nga tayo guys, and we did a poll
kung gusto nyo ba ng cash or online gadget, and mas marami sa inyo ang may gusto ng cash. Medyo malaki rin naman yung votes ni online gadget, no? So, ang gagawin natin, guys, pili ako ng 10 winners ng take for 500 peso each. All you have to do is just make sure you're my subscriber here in YouTube. Kailangan makita ko na subscriber ko kayo sa YouTube. And also, make sure to like and follow our Facebook page and Instagram page para lumaki lalo yung community natin dito, diba? And mas marami tayong mapag-sharean, mas marami rin makapag-share sa atin ng mga online jobs and online opportunities. And dahil marami rin naman, guys, sa pumili ng online gadget, I'll be giving one winner ng Bluetooth external keyboard for the phone. Maganda to, guys, kasi magagamit nyo to sa online job. One of the top views natin nung last year, nung 2019, is yung transcription jobs. And marami sa inyo nagtatanong kung pwede siya sa phone. Pwede naman, guys. Pero yun nga, ma-effort, di ba, mag-type sa phone. And using a Bluetooth keyboard can help make it easier for you to type. I'll post the full mechanics on our Facebook and Instagram page. Make sure you follow and like that. And ipopost ko din dito sa YouTube community. So, share nyo sa mga friends nyo yung channel natin, guys, para mas lalo pa tayong lumaki. And mas lalong lumaki yung prices natin, diba? So, guys, that's it for now. Thank you again for watching and for being part of our channel. And yun nga yung journey ko dito sa YouTube. Thanks again for being here. And I will see you again on our next video. Bye!